And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and blind, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1290 days. Blessed is he that waiteth and cometh with 1305 and 30 days. Sabi sabay. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. Pray, Lord, ang salamat. Dahil po ng pala ng pag-aaral. Mahal lang hindi po kami, Lord. Nawa sa anumang regular, we pray. Dahil po ang mahal lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, may haba lang sa masara pa sa mga mga. Kailangan pala natin dito ng ano eh. Oo, kasi last time, di ba? Anyway, gusto yung pirma ko mamaya, pirma ko. Ayan yung. So, good afternoon po sa lahat. Good afternoon. Gusto mo rin ba ng Bible? Ikaw, right. Nahanap din yung mga yan eh. Maapi na eh. Kahawa sa Bible mo. Kaya maganda naman yung Bible mo. Hindi na mas copy dyan. Ah, okay. Diglot dyan. Oh. Ganda yan. Anyway, so again, magandang hapon po sa lahat at salamat din tayo mag-guest tayo no? Sa aking mga magkakapatid. No, kasi hindi ko makita eh. Sente, ganyan talaga yung gusto. Sige siya. Okay, so natapos po tayo last week sa Daniel 11. Yun po yung medyo madugo. Ngayon, parang i-wrap up na natin. Nung naabutan yung buong Daniel series, hindi naman siya masyado mahirap. Pinakamahirap na yung last week. Kung saan, binilisan na natin kasi napakahaba, di ba? Ilang verse yun? 25 lang pala eh. Haba, di ba? Tapos King of the North, King of the South. So hindi na natin dinitali yung iba kasi nga hindi na natin masigurado yan. Pero alam ko na, check ko dati yan. Hindi ko na... Sinesend sa inyo last week yung ano, si Kuya Patra ba yan, si Mark Anthony ba yan, or hindi. Kasi medyo mahirap din eh, tsaka masyado maraming details. Pero inisa-isa rin natin, basta natupad po lahat yun. Ay, if you're 5-8 time, check na lang yun po. Pero this time, again, yung Book of Daniel, Old Testament book, prophecy book po ito, kung saan marami sa mga dinidescribe dito, actually relevant sa atin. Kaya nga natin siniris to eh. May nauna na po kami sa Revelation, binasa natin kanina yung future. Inisa-isa namin yung last bago itong Daniel. Tapos ngayon, sa Daniel ngayon, kino-relate na lang namin kung ano yung inaaral lang sa Revelation. So kaya, mabalik pa rin tayo sa Revelation kasi yun yung pinakamalinaw na book sa end times. Kasi detalyado po yun. At again, after Jesus na yun eh. So marami nang na-reveal sa Book of Revelation na naaralan natin. Mapapansin actually mismo natin sa chapter na to na may mga sinabi siya dito na hindi ganun kalinaw sa Daniel. Okay, pero again, palad tayo dahil nasa ating Revelation. So kaya ganun po yung pag-aaral sa Daniel. Pinukupala natin sa Revelation. So ito po ay patapos na. No? Again, ito po yung nangyari nung nag-fasting siya. May gusto siyang malaman para sa sarili niya. And dahil sinulat niya, natutunan din natin. Amen? So again, chapter 11, mahaba yung mga nagyegera yan. Pero may mga nasingit dyan na verses na nag-foreshadow ng future events. Okay? Hindi nang, yung iba, karamihan doon, nangyari na yung iba, hindi pa. Nalala nyo yung title natin last week? Sinakalala. Lumutang ko din eh. Ito, di ba? The people that know their God. Sayang, may Bible sana yung so, basta yun yung nasingit dun eh, no? Na napakagandang encouragement dati sa panahon ngayon. Okay? Dahil hindi tayo yung tipong
Eh, wala na, patay na tayo dito. Hintayin na natin mamatay tayo. Hindi ganun. May dapat tayong gawin habang lumalapit yung end times. Kumbaga sa pelikula nga, saka sa ano, climax yun, mas wala tayong gagawin. Ikaw na lang. Dapat mas lalo tayong magsipag. At tulad nga, nag-solving tayo each time. No? Minsan parang nakakasawa rin, pero hindi. Kasi bagong taong encounter natin, katulad kayo na Sheena, pamunta ko lang nakita Sheena, salamat at na-share natin sila. Amen? Iba-iba yun eh. Kaya dapat mapanalangin tayo para may sasabi ko ng umaga. Nandiyan yung pag-ibig, nandiyan yung tiyaga. Dahil pakipotasyon yan sa Panginoon at saka about kaluluwa. So this time, na-wrap up na lang natin to. So, hinulaan yung mga mangyayari dati, na nasagi yung mga mangyayari the future pa, i-wrap up na lang natin to ngayon. Kaya sabi dito sa verse 1 po nito, continuation lang talaga siya ng 11. So, hiniwalay lang kasi kami yung mga ending notes dito. Kaya basahin natin. And at that time, shall Michael, ang title pala pa natin ngayon is And the wise shall understand. Okay, maganda, di ba? So kaya, wise ba kayo? Yeah. Basta hindi ko maintindihan, hindi ka wise. Kaya tinutuhuan eh. Amen? At saka yung sinasabi dito mamaya, mamabayan nyo. In the future nga, yung iba malilito, katulad ng mga nakita nyo kanina, yung soul winning tayo, yun ang ano dun, kaya blessing tayo doon, huwag kayong mahihiya. Pag pinunta natin sa lugar na yan, hindi nila alam, pero dapat magpasalamat sila sa atin. Yun ang totoo, pero huwag nung mayabang. Pero yun ang totoo doon, hindi ka dapat mahihiya. Kasi, may introduce sa kanila yung gospel. Okay, hindi na niniwala kahit Catholic country daw ang Pilipinas, dito tong Kristiyano to. Again, kasi nga, iba yung pagkakaunawa eh. No? Hindi ibig sabihin, bininyagang, aligtas ka na. So, again, yun ang ginagawa natin. Kaya sabi dyan, yung iba, malilito, pero yung mga matalino, ay mga kaunawa. Pero again, kaya natin yung context dito. So, after yung mga sinabi ng chapter 11, doon na ngayon, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was, since there was a nation even to that time, the same time, and at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the books of Abba. So again, paalala ko lang, nasabi last week, pero sa Book of Daniel, sa Zechariah, yung mga Old Testament books about prophecy in the future, medyo mabilisan, lalo yung Zechariah, pag binasa niyo, parang dito lang, ano na eh, dito pa lang, Day of the Lord pa lang, mamaya, millennium na. Isaiah, ganun din. Kasi nga, again, hindi masyado yung details sa Old Testament. Pinapa, ano lang, kumbaga ako, parang minsan, pag nag-message ako, di ba, yung syempre, mga baguhan dito, hindi agad makasunod. So, mamaya, may masundan sila. Pero hindi nila makakuha lahat kasi nga yung focus ko at the moment, parang kaninang umaga, nag-focus lang ako sa mong bagay, tapos yung iba, yung bago ako, ganyan din ako eh, walang problema dyan. And basta ano lang, yung kaya mong kunin, yung kunin mo. So parang ganun yung Old Testament minsan, pag sinulat yan, may mga particular siyang subject na sinasagi or natatouch, tapos ba, punta na ulit siya doon sa immediate gusto niyang focus. Ganyan po yan. So ano yung mga daan natin ito? Ano, sino ba si Michael? Hindi po yan ano, mystery sa atin. No? So marami tayong kilalang Michael. Sino may kilalang Michael? Madami. Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Johnson. So ang dami kasi nga, maganda yung character ni Michael. No? Siya yung angel. Sabihin natin parang the archangel. Hindi yung mataas ang rango niyan. At later, ito na kayo sabihin ko, ano yung sabihin ito ngayon sa prophecy na shall stand up? Oh, big deal. Tumayo siya. Hindi lang basta tayo yun. Obviously, may event dyan na kailan ba yun? Malala nyo sa Old Testament din. Ah, sa New Testament, sa Revelation, meron doon time na nag-battle yung masama't mabuti. Okay? So, nabanggit din yun sa James eh. O sa Jude. So, Jude. At may sinabi ito si Michael po kasi parang last chapter nyo natin, di ba sa Daniel, parang si Michael yung parang pinakamalakas, tinulungan niya last time si Gabriel, alam niya. So kung ano man tong stand up the great prince na yan, ibig sabihin lang po yan, may labanan po yan.
Amen. Kasi diyan, we stand it for thy child, for the children of thy people. So again, kinakausap ng angel dito si Daniel. So sino yung thy people? E di yung people of God, which is sa time na yon, Israel. Amen. So sa time natin sa end times, so malama, sino yon? Mga Kristiyano na yun, ha? Hindi yan mystery dapat. So mga Kristiyano, may hatihan pa ba ang Israel na, ano? In a way, mayroon pa rin, eh, no? In a way. Pero, tama, wala nang ganong significant. Naalala nyo yung aking experience yun dati. Ngayon, ano, may pagkakati, ibig sabihin kasi nga, nung kinausap si mga apostles, sino mga guruhod sa Jerusalem? So, syempre, yung 12 apostles. Pero sa the rest of the world, sa new heaven and new earth, sino na? O syempre, yung mga tayo na rin yun. So, hindi natin alam kung saan tayo. So, still, sila kasi yung sinabi sa Jerusalem. Place pa rin yun, even in the new heaven and new earth. So, yun lang. Masyadong mabilis. So, okay lang yan. So, at kailan daw siya tatayo? And there shall be a time of trouble. Napansin nyo yan, pwedeng magkasama yan, pwedeng hindi. So kung nauna naman yung pag-stand up ni Michael, kasi nasan ba si, ano ngayon, si Satan? Nasaan si Satan ngayon? Nasa mundo. May yung iba sa, kasi nasa, si Satanas nasa impyerno, wala pa siya doon. Doon siya pupunta, pero sa ngayon, dito siya, sa mundo ng loloko, at active ngayon siya sa, sabi nga sa Jesus naman natin yun, sa ano, Prince of the Power of the Air. Okay? So ngayon siya po yung active ngayon. So labanan din yun sa mundo. Okay, pero yan, so ano yung time of trouble na yan? Such as never was since there was a nation even to that same time. So sabihin, ito na yung pinaka-climax nga ng ano, ito yung 17th year, 17th week, I mean. Hindi, ito po yung end times. Ito na yung labanan na talaga. Yun yan, tatakan. Kaya ano yan eh, napaka... Kahit tingnan nyo po yung mga YouTube na ano, na po sa end times, talagang dumadami yung views. Kasi ang dami yung research gusto malaman na. Kaya nga, hindi ko maintindihan yung pastor. Ngayon pa sila umiiwas. So mali, dapat aralin mo na. Aralin mo na. Nabagit ko siya kanina umaga, may mga ganun kasi talaga. Iiwasan na yun, mahirap yan. Sabi sa mamaya, title natin, The Why Shall Understand. So yan, anyway, punta tayo doon. Kaya, pag dumating po yan, ano pa mangyari daw? And that time, thy people shall be delivered, okay, everyone that shall be found written in the book. So again, yun yung sabi natin, sino ba yung people of God? Yung mga Israel, sino mga Israel ngayon? Ang ginabanggit ko last time, na-verify po natin yan, mahal na yung mga bakla ngayon. Yung sa Saudi, sa Middle East, mga Israel. Kaya, alam ko sa inyo, so wala naman sigurong... Kaya mga friend ako na ganun pa rin, ha? I stand with Israel as flag ng Israel. May forever pa. Ilan yung ngayon, dadami na naman niya. Kasi po, na-atake na naman sila doon. Kasi yun, feeling victim na naman sila. So, magkakaroon na naman sentiment yan sa buong mundo. So, huwag na tayong makisaw-saw doon. Pero kung may kisaw-saw man tayo, sana tama. Ang people of God, ngayon, 2022, mga Kristiyano po yan. Kaya, yeah, noong time na to, kung binabasa mo itong Daniel noong time na yon, okay, pwede mo sabihin Israel yan. Pero sa panahon natin ngayon, malinaw sa mga Kristiyano, ha? Kaya na yung mga Kristiyano, dahil natapos sa Revelation, yun na yung mga mananampalataya. Hindi natin babalikan yun. At yun nga, kung sabihin nito yung people, yung mga Kristiyano, kasi sabi dyan, everyone that shall be found written in the book. Ano kaya yung book na yun? Book of life yun, pangapangalan yun, ng mga taong ligtas. Move on tayo. And many of them that sleep in the dust. Napakasikat din tong verse na to. Marami daw na mga natutulog sa likabok. Sino yan? Mga ano ba yan? Mga taong grasa ba? Ito po yung mga Kristiyano mananampalataya na again, ang tawag sa kanila ng Bible ay natutulog lang. Kasi namatay na, kaso ligtas sila, nasa langit ng kanilang kaluluwa. Yung katawan ngayon nila ang nasa lupa or dust of the earth shall awake. Sabi dyan, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Ang tanong, saan yan? Anong time yan? Rapture?
Rapture ba yan? Ha? Okay, white pong judgment ba yan? Okay. So, kasi, kasi pwede mo sabihin kasi ang first resurrection, rapture. Ang dahil niya, kasi nakain na rin rin dito. Hindi pwede pagsama-samahin niya na, ay, yun na yun. Kasi nga, yung mga tama yung rapture, kasi mabubuhay nga yung mga patay din. Tama naman yun. Kaso pag tinignan mo yung context ng Revelation, mauuna muna yung rapture, and then, hindi naman mabubuhay agad yung mga husgan. Okay? So, dalawa po siya resurrection, dalawa yan. Una, yung first and second. Kaya nga dalawa, di ba? So, yung second resurrection yun, doon ay ang mabubuhay na mga ligtas doon, yung mga naligtas from the day of the rapture, second coming, and then from the end of the millennium. Yun yung great white throne judgment, okay? So, siyempre, may mga ligtas pa dyan, may mga unsaved pa dyan, may mga saved, maliligtas, okay? So tayo, matagal na tayo taga-langit, o kaya nag-root tayo din sa millennium, dito sa lupa. Okay? So mga kapalimit ba yan, ha? Nagkakaroon na yun ang second resurrection dito. Dito na ngayon, eh ba't sinasabi ko yun dito? Yung again, pag day nilang binabasa nyo, medyo labo-labo yung timing. Okay? Tandaan nyo po yun. Pero still, yung chronology, ganun pa rin naman eh. Later, yung end times dito, and then dito yung second resurrection na yan. So walang problema. Ulitin na kayo tayo, no? And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars of forever and ever. Okay, dito na naman yan. So, isa-isa natin ako, kailangan sila, sabi yan. Sino ba yung wise? Mamaya, sasabihin na naman yung wise. Sino ba yung wise? Tingnan natin. Ano mangyayari sa kanila? Kaya lagi na sinasabi ito sa, kahit sa school meeting, sinasabi ito kasi nga, ang daming pagkakalituhan, yung kasi ang dami ng tuturo, iba, na tayo anak ng Diyos, may totoo yun. Eh, yung mga anak ng Diyos na pag nasa langit na, pare-pare na tayo sa langit, may mga nababasa akong gano'n na dati. Kaya ngayon, pag naisip mo yun, eh di wala na palang kwenta mag-sipag ka kung pare-pare tayo sa langit. Eh, kung pare-pare tayo sa langit, di yung iba, tamad-tamad na lang dito, eh, taga-langit naman tayo. Doon nagkakaroon ng problema yung iba. Okay? Kaya kasi dito mayroon tayong yan tayong clue no, na merong pagkakaiba. Okay, sabi si John, yung mga wise shall shine as the blind. Paano tayo mag-shine? Ano yung sabihin nun? So again, yung shine at yung glory actually may malapit na pagkaka pareho ng meaning. Okay, kasi pag sinabi yung glory, ano yung sabihin ng glory? Again? Ha? Kalulatian, tama, ano pa? Parang tagumpay, di ba? Tapos nabanggit din natin minsan yung bakit kinokoronahan, tapos bakit yung iba mas matindi yung glory. Ay sa school, di ba? May first honor, may second honor, eh may parehong honor lang yun, pero isa first. Eh. Di ba? So sabihin, din ang tawag nila sa school yan, dinidistinguish, di ba? Parang may pagkilala doon sa pinakamatindi, kaya doon, yun. So ganun din po sa langit. Kaya dapat mano tayo, may encourage tayo magpakatapad. Amen? Totoo po yan. Kaya yung sabi ko kanina, sabi ko, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So may pagkakapareho ngayon yung shine, the brightness of the firmament. Ano yung firmament? Parang sky yan, di ba? So hinahanin tulad daw, after na yung resurrection, ha? Yung mga ligtas kayo, hindi pare-pareho kasi may sinasabi dyan, yung iba maningning. Okay? Katulad ngayon ng sa langit, sino tumitingala rin sa langit? Parang gano'n. Walang ulan, ha? Sino? Sarap dyan, diba? Nakita mo ba pare-pareho ba lahat ng stars? So katulad sinasabi dito, hindi. So yung iba maningning, yung iba medyo maningning, yung iba sobrang ningning. So ganun daw pala tayo pag tayo nasa New Heaven and New Earth na, hindi tayo pare-pareho again. Kasi yung iba, sabi dyan, marami yung, yun na tayo sa ano, turn many to righteousness. Ano yung sabihin nun? Mag-turn, dati silang hindi righteous, naging righteous sila. Ano kaya yun? Ha? Ano yun? Paano mo matuturn sa righteousness yung right and righteous? So soluin mo, di ba? So pipreach mo yung gospel. Pag naligtas sila, at ulit din siya na,
di ba? Lahat tayo, yung mga naligtas, eh mas maraming naligtas yung isa. Pareho lang ba siya doon sa tamad? Eh nag-quire naman ako, kumakanta ako, therefore nagliligod. Tama naman, kaso yung isa, quire na, soloin nyo pa. Yung isa, hindi masyado, yung isa talagang inaaral niya pa. Kung matagparunong na siya, inaaral niya pa paano siya mga soloin. Maayos, at talagang tatagal. Kasi po, again, sa experience natin yung iba, nakakalimutan. Kaya minsan, minadali din natin eh. Diba? So pag na-turn sila sa righteousness, naligtas, and then, pwede rin, actually yun na yun, sa soul winning. Pero kasi after niya, pinapalaw pa natin, mas naiging righteous sila, di ba? So mas maningning ka dun. So yun ang encouragement natin para sa mga soul winner. Amen? Amen. Na hindi tayo, never tayong tatama rin. Amen? Tingnan nyo na lang, yung mga nailigtas, lalo pag nagtagal yan, magpapasalamat nyo sa'yo. So ayaw mo ba, another na naman, another soul na naman. Eh ako, tagaluto na ako, okay na yun. Okay naman yun. Kaso again, iba yung kaligayahan ng ikaw mismo yung ginamit ng Panginoon. Amen? Amen. Tandaan nyo po yun. So yan, sinasabi dyan. So again, di tayo komunista sa langit. May iba-iba tayong ning-ning. Pero masaya, masaya ito. Tuloy natin, but thou, ito na po, medyo nag-ano na siya dito, no? Bumalik siya kay Daniel. Ito yung sabi kay Daniel, shut up the words. Ano yung shut up? Ano yung sabihin mo, shut up? Sarado. Okay, sarado. Okay, tama rin yun, pag maingay, shut up! Mahimik. Pero actually yun, tama, isarado. No? E pag shut up the words, yan, and seal the book, okay? Ah, ito, nakabukas. Sino may bago dyan, ano? Kanina, ba yung book? Yan, yan, yan. Ayan, so una, yan, bukas yan. Kasi pwedeng basahin, di ba? So pag shut up, sinelyohan mo pa. Plastic kanina. Sarado. Sina. So ano sinasabi nun? Parang tinigil. Okay, ganito ang ating ano dyan ha. Kasi, again, nabanggit ko kanina, pag Daniel lang ang aaralin mo, wala yung revelation, maintindihan mo ba? May mga konti-konti ka mga kukuha, pero lalo yung mga sinagsabi kanina, yung mga hindi pa nangyayari, yung maintindihan nyo, sigurado ako. Yung sinasabi ko dito na, ang inutos kay Daniel, narinig niya yung mga salita, sinulat lang niya. Pero parang may ano siya dito, parang siguro sinadya nila eh. Na yung ibang bagay is hindi isulat. Para, ano, hindi talaga maintindihan. Ba't gano'n? Ba't sinulat mo pa? May mga time pong gano'n. Okay? Ako mismo, minsan, pag may mga bagay akong ayaw i-share sa iba, sa amin kasi sa programming gano'n eh. Kaya talaga ayaw mong i-share. May, di ba, may password protected. Pero pag may talagang ayaw kang i-share, di ba, lalagyan mo ng code. Yung nakakala mo, dati high school pa kami. Yung mga encryption, yun. Yung mga isang ibang klase. May sino, ganun ba kayo? Shawan. Ha? Shawan. Hindi ko alam yun. Pero, yan. So, nabanggit din natin last time, medyo matagal na naalala si Jesus. Anong siya ginagawa niya? Pag sa public siya nagsasalita, parable. Pero dahil itong mga disipulo niya, ito yung mga karapat-dapat, kailangan nila may pindihan yan, dapat lang, sinasabi niya na, nakita niyo ba yun? So, ibig sabihin, sinasadya niya na hindi maintindihan. Ba't ganun gusto? May ganun eh. May mga time na ganun. Kaya kanina rin, hindi naman kayo close doon kay Kuya si Kasa rin kasi nag-solvening nga kami doon. May bigla pumasok, kaya siyempre, hindi ko naman kilala, baka tatay niya yun. Kaya tinanong ko, sino ba ito? Ang kulit eh. Kaya nung pinapatanggap ko na, sabi ko, naku, ba ito? Naka-stobo. So nung salita na salita, hindi ko na kinausap, no? Hindi naman nabastasan sa akin. Eh, siya naman nagsabi. Hindi ko nung sila binabastas. Hello. But anyway. Kasi ang hirap nung gano'n ipapaliwanag gano'n, tapos ang gugulo pa. Ay, mababait siguro itong mga to. Hindi rin pumasok na lang sa bahay nila. So minsan, kaya hindi ko na kinausap kasi nag-focus na ako dito sa mga taong talagang kaya ako doon, sila yung pinuntahan ko. Kasi nagtatanong pa, tapos alam ko parang nanggugulo. Okay? Ganun minsan ang Panginoon eh, alam niyo ba yun? Kaya maraming nalilito dito, nakiki-prophecy-prophecy, nalilito ito man, bandang huli.
nadadamay actually tayo. Ibig sabihin, kung kayo ba, di naniniwala sa Christianity, eh, gulo naman yun. Hindi nila alam, naguguluhan lang yung iba. Hindi lahat. So kaya, encouragement na naman yan, ha? Aralin natin to para hindi tayo tipong, kumaya, si Rabi, may naging kaibigan, si gusto mong akayin. Kasi ikaw, ilang taon ka na sa church? 10 taon na po. Salamat, okay yan. Eh, tinanong ka sa day niya, no, ano man, yung mga simpleng bagay, hindi mo masagot, di ba? Hindi ko na sinabing lahat tayo talaga may maging teacher, pero still, mas maganda yung, dito mo sa mga sample sa church natin, yung at least 80% aral, di ba? Isang tanong mo lang, minsan di mo na kailangan si pastor. Eh. Pinang pastor dyan, may katanong ako, ito lang, buha ka lang dyan kahit saan, tanong nga, di ba? Yung maganda. So kaya, anyway, yung time nila, sinatap mo na ibang detalye sa Bible, and later na lang nilinaw sa Revelation. Okay? So yun po yun. And seal the book. Kasi sabi nito, even to the time of the end. So, hindi ko alam anong encryption ginawa ni Daniel dito. Siguro pag yung pagkakasulat niya talaga, may mga nakakalito sa time nila. Before the Lord Jesus, and before the book of Revelation. So dito, may siningit lang, many shall run to and fro and knowledge shall increase. So ito, very, ano to eh, sigat na sigat. Pag sabihin lang doon yan, yung time of the end niya, itong end times, maraming tatakbo paroon at parito. Ano yung sabihin nun? So nung time daw nila, hindi nila maintindihan yan. Pero sa panahon natin, hindi na daw siya mayroon maintindihan. Bakit? Knowledge shall increase. Ibig sabihin, napakatalino. Matalino ang mga tao ngayon. Parang hindi rin eh. Pero maraming knowledge. So minsan di nila hindi. Iba kasi yung wisdom yung may knowledge eh. Pero yung knowledge minsan katulad yan. Kaya maraming ano ngayon eh. Minsan sa Facebook, mga keyboard warrior. Kala ko maraming nang alam. Kinapi and paste lang. Yung sinasabi ko na hindi sila wise pero may knowledge. Kasi ka, mag-search ka lang, Wikipedia, paste mo dyan. Oh, yun, you know. Maraming knowledge. Kaya sa panahon natin ngayon, nag-a-agree. Wala halos nag-a-ano dito eh. Walang di nag-a-agree na. Sa end times, kaya malapit na ngayon daw yan. Kasi nga, ang dami ng knowledge. Nagkalat na, darating daw yung time, nandito na lang. Ano bang ano ngayon? Bukas, uulan ba? Oh, uulan. Huwag tayong kumuloy. Next one na lang. Galing. Ano naman yun? Kasi may mga sensor na nila dyan eh. Kasi kahit nga dyan, lalabas yun eh. Weather. So kaya, artificial intelligence pa. Alam niyo ba yun? Alam na yun. Kaya kung nanonood ka lang ba yung mga ano eh, di ba? Dami ng knowledge. At totoo naman yun. Kaya wala nang hindi nag-disagree dyan. Kaya, mga bata, malapit na. Gusto niyo ba? Gusto, mag-aasawa pa ako eh. Lagi sinasabi ni Pastor. Masaya rin naman sa laki. Huwag na kayong ano, kung ligtas na kayo. Saka, anyway, so kaya malapit na po yan. So, magandahan na tayo. Kaya kayo naaral natin. Then, denied Daniel, look and behold, there stood other two. Anong other two? Siguro may figure siya na wala ito. Either tao or angel. The one on this side of the bank of the river and the other on that side of the bank of the river. So, may river, kabilang, may nakita siyang alam tao or angel. And one said to the man, clothed in linen, which was upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders? Sa Tagalog, kailan pa mangyayari ito? Gaano katagal pa? So tayo, may idea tayo, kasi hanggang ngayon, di pa na nangyayari. Matagal. Ingat yung sagot. And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever and ever. Sino yung liveth forever and ever? Ang Diyos or ni Jesus. Forever that it shall be for a time, times, and half. So familiar ba yan? Yung mga umabot ng Revelation? Yung time is a period of time, obviously. Yung times, kung ano yung time mo kanina, again, yung sasabi kanina, labo eh, di ba? Pero basta kung ano man yung time na yan, mas marami pa dyan, tapos kalahati ng time na yon. So, inabuti natin yung Revelation series,
Again, marami nag-agree, yun po yung kalahati ng 7-year period na pinakilatin nun is yung Daniel 17th week. So kasi parang ang reference siya pala dito, yung mga nakita niya na dito kaso nga, labo-labo yung ano nito eh. So pero sinasabi niya, time, times, and half a time. So pwede natin sabihin 1 year, then 2 years, and kalahati ng year. That will be 3.5. And when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. So, sino yung holy people na naman? Mga Kristiyano po yun. Kailan tayo na raptures? In the end. Kalahati. So ngayon, kung na-scatter tayo ng kalahati, 3.5 years after that, tama nga naman, ayun na yung katapusan. Okay? And I heard, but I understood not, then said I, O my Lord, what shall the end of this thing be? So, hindi niya talaga maintindihan, pero naririnig niya, sinusulat niya, pero hindi niya naintindihan. Okay. Problema yun, di ba? Kayo, naintindihan niya ba? So, and he said, go thy way, Daniel, for the words are closed up. Ay, basa nga po, ready 9 and 10, ready go. And he said, go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Ingatin mo, balik tayo sa Revelation. Last chapter. Ay basa do. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. So may dalawang klase ng tao, yung unjust, the holy, the filthy, parang unjust din yun, di ba? And then the righteous, magkasama yun sa just, and then righteous, unrighteous, and then righteous, and holy. So, ano napansin nyo doon? Parang sinasabi, hayaan nyo silang kung ano na sila. Tama ba yun? Nakita kang loko-loko, okay lang sa yung maging loko-loko siya? Siyempre hindi, di ba? Pero itong time na to, ba't ganun? Kasi nga, ano? Katapusan na eh. Di ba may mga ganun, okay? So again, na pwede natin apply yan sa mga reprobate. Ngayon, kung nari, na lagi natin nidescribe yung anak demonyo, di ba? So again, lahat po ng tao na mga encounter natin, pwede natin sharean, susubukan natin, pero pag nakita natin na katapusan niya na, wala na, hinto ka na, kaysa naman, madiscourage ka ng todo kasi gusto mong maligtas din na pala maliligtas. Right? At lalo na sa panahon na to, end times na eh, ano pa? So, pag end times na, pag nakita mo na ayaw talaga, hayaan mo na siya. Ayan, ganun din naman yung mga rights, nakikita mo, banal, okay to. Lalo mong, ma-encourage mo sila, matutuluan mo sila, lalo mong tulungan. Amen? So kasi minsan ganun nga po yan, sinabi na dun eh. Kung gusto nila dyan, dyan na sila. Kaya muna, parang ayan, lapit na natin dyan eh. Yung panahon natin ngayon, ganyan po yung mga batas, di ba? Walang pakialamanan na, o kalapatan ko to. O anong gagawin natin sa kanila? Di sige, dyan ka na. Then again, kung matutulungan natin, tulungan natin. So inaano ko lang yun kasi, ano siya dito eh, di ba? Katapusan ng Revelation, katapusan ng Daniel, may pagkakapareho talaga. Kaya sabi dyan, many shall be purified and made white. Sino yun? Hindi yung mga maligtas, di ba? So nabanggit din sa Revelation, naalala nyo, dinamitan sila ng puting robe. So yung puray kasi ay yan talaga simbol yun ng kalinisan at ng purity. Pero ito na naman yung wicked naman, yung righteous at yung wicked, tino-compare sila, contrast, no? So the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. So again, pag may nakita kang tao, ngayon yung mga philosophy na iba, gano'n eh, parang katalga, kahit bakla, ganyan, wala na.
Sige pa, share natin ang salita ng Diyos. Sila-sila lang yun. Kaya yung mga tao, litong-lito. Pag sinubukan mo yung recommendation nila, hindi mangyari, ano gagawin mo? May discourage ka lang. So tayo, hindi tayo ganun. Kung ano sinabi salita ng Diyos, recommendation dito, yun ang pinagtitiwala natin. Kasi hindi natin gustong maging naka-beating ka lang dyan kasi mali pala yung sinabi sa instruction. Diba? So kaya yan, pag nakita natin wicked, bayaan nyo na. Lalo pag nakita mo doon yung hangganan. At especially sabi dyan, none of the wicked shall understand. Sinasabi na dyan eh. Kung wicked ka, pwede mong i-apply ito sa mga reprobate tsaka sa medyo hindi pa rin ha. Ibig sabihin lang, huwag ka mali-discourage. Yung mga wicked, katulad ko natin, may tamad. Sino gusto mong turuan? Yung nga, teacher ka, sino gusto mong turuan? Yung tamad o yung masipag? Kasi masipag talagang may nangyayari, di ba? Nag-effort ka, may nangyayari. Lalong patutulungan yun. So, ganun din naman sa kabanalan, ganun din. Lalo kung kayo yung nagtuturo dito, alam niya, ramdam niya yan. Pag may gumukunta dyan, ako, ramdam ko yun. Parang, maaari yung ano ko. Dati, may mga kulit pa dito. Grabe yung laban natin dun eh, di ba? Sumisigaw na ako nun eh. Kasi naglalaban pa rin natin sila, baka sakali. At I'm sure iba doon, naalala pa nila yung sana. Iba doon, babalik, di mo alam eh. Pero ginawa natin yung dapat natin gawin sa kanila, amen? Pero pansinin nyo, totoo yung sinasabi dito. Pag yan, weekend, pinili niya pa yun. Tapos bandang huli, parang yung kawasan ko nung kanina. Hindi ko lang pinatulan eh. Alam ko na to, basang-basa ko na to, lasing mo, tapos andun. Gusto mong matuto, at least nanggalang, nakinig ka na lang sana. Sa ramdam din yan, hindi ko naman kayo binabasta, yun niya ginagawa mo eh. Kung hindi lang tayo, wala lang tayo sa territory natin, pero again, hindi na tayo ganun eh. Pero diba, nag-ano na yung may side na ng utak ko na parang ano eh, gusto mag... Ano ano eh? Gusto ko. Banda ko yun eh, isimang utang ko na eh, kasi itong mga ito, maliligtas to, huwag kang makulit dyan. Amen? Kaya, the wicked shall do wicked. Ibig sabihin, inahanda tayo ng Diyos, okay? Para maging matalino ka, handa ka sa trabaho, hindi na lang gawin. Yung mga wicked dyan, pinipipe tayo ng Diyos, ganun ang gagawin nila kasi ganun sila eh. At hindi nila maintindihan. Lord, ba't kaya nila maintindihan? Eh kung ano, paano ko in-explain sa iba, ganun din sa kanila. Wicked eh. Kaya ganun yan, mga bata, tandaan nyo yan. Baka iba sa inyo, may naikinig kasi ako, parang ganun daw. Ako, masatapang ako, kaya nang sabihin sa akin, loko-loko. Ikaw magmamalaki. Amen? Amen. Yung puso mo palambutin mo sa tama. Pag mali ka, mali ka. Huwag ka magyayabang, especially sa Diyos. Nasa likod ng Diyos, ikaw ang kawawa, bandang huli. Kahit sino ko pa dyan. Buti nga, salamat si Kenneth, ano, nakita ko ng si Kenneth. Kaya saya ko, nakita ko to eh. Ngayon ko sino nag-aakay dito. Salamat, yung sino man. Amen? Kasi so, lalo mga lalaki, matitigas po kami. Kailangan namin, ano, minsan ang nakakatulong sa amin, babae din. Kaya maging matalino kayo. Amen? Gamitin niyo yung kapangyarihan niyo. Sa tama. Oh! Anyway, none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. So, again, ang encouragement sa atin yan. Ako minsan, pag dati, soul winning kami, hindi tayo dumadami ha. Kaya kuha dito. Subukan namin doon. Andun yung, andun yung panginawa, andun yung pag-ibig, andun lahat eh. Ano pa? So ito nito na kayo sa atin, yung iba hindi makakaintindihan, meron dyan, kaya hanapin lang natin. Huwag kang mag-stick sa isang lugar, kaya ganun tayo eh. Pag nakita ko, mga nasaturate na dyan ang ano, lalaki na, ano gagawin namin? Baka hindi kayo karapat-dapat sa klase ng ano namin, servisyo namin. So, kaya salamat, binigyan tayo ito sa alala, di ba? Parang, ano yan, parang refreshing sa amin yun. Kahit anong layo na, anong pakiyo, layo, dati nga, nung naalala ko, nung college ako. Umasakay kami everyday yun. Papunta, ang hirap. Pabalik, ang hirap. Natsaga ako nga dati yun. Ngayon, may sasakyan tayo kahit ang paano. Yun lang, minsan, naisira-sira. Kaya yan. Nakaka-refresh nun eh. Nakangarap na ako nung pag ito, nagpinuto ito, nagpinuto yung mga bata na yan. Kahit yung mga tanda doon. Saya nun. Na-establish yung church doon. Amen? So, encouragement sa atin to. Kung wise ka,
yung ibang wise din na ma-encounter mo, gamitan mo ng wisdom mo, mahalin mo, paliwanagan mo, maintindihan nila yan. And from the time of daily service, oh, ito, medyo sumingit na naman yung parang Pluto. 10 times. Yung lagi natin binabanggit, from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that make it desolate are set up, dalawang bagay, no? So may daily sacrifice daw be taken away. Aalisin. An abomination that make it desolate set up, there shall be 1,290 days. So again, yung daily sacrifice, ito po yung utos sa kanila na nag-sacrifice sila. So, pag nagkasala sila, nag-sacrifice sila ba sila? So, may offering, pag nagkasala ka, may yearly, pero meron ding daily. May nagkasala o wala, may nag-offer sila doon. Isa sa umaga, isa sa gabi. Yun po yun. So, ngayon, kailan mangyayari ito? Sa panahon natin ngayon, wala silang ganyan. Pero, kaya ang alam natin, bago, alam na, end times, mangyayari muna, ibabalik muna yung daily and evening sacrifice sa kanila. Bakit natin alam? Kaya sabi dyan, alam natin na hindi pa ito nangyayari. At alam natin na aalisin daw yun. Eh, wala silang aalisin kasi wala pa eh. So, kaya alam natin na medyo matagal pa ito. Amen? So, yun. At saka yung abomination that make it desolation, pakulit-ulit na tayo dyan ha. So, ito daw yung idol. Ano to? Siguro idol to eh kasi magsasalita pa yan eh. Eh sa panahon natin ngayon, di na mahirap i-imagine. Kailan lang, nakita ko yung sa Japan naman, yung Gundam. Yung bagal naman. Anyway, hindi na siya mahirap sa Japan din. Mga lahat mo sila mga robot-robot, di ba? Nakala mo tao na, hindi natin alam, baka gano'n. Tapos kailan lang pala, sa UK daw. Nakakita. Hindi na siya sa inyo, pero meron daw sila naman eh. Parang, hindi naman Olympics. Pero basta parang mayroong gano'n na event. Sa Olympics, kahit sa Olympics, meron silang presentation dyan, di ba? Siya nakita nun. Ito yung nakita ko. Paalala niyo sa akin, share ko sa inyo. Sinabi sa akin yung pastor dito. So, sinasamba nila. So, presentation nila sa either halftime ba yun or what. Kasi talagang ginagaya nila kung ano yung ginagawa kay Baal. Yung mga nakikita sa libro, na may baka tapos may sumasamba. Ganon. Tapos gumagalaw yung baka. Parang robot. So, hindi mo alam kung nililito tayo nitong mga to or sinasanay ng ibang tao. Na hindi nila alam yung Bible, isanayin natin sila na ano na sumasamba kay sa demonyo. So, para pag kalaunan, sanay na sila. Kaya dapat tayo, warning tayo ng warning. Sabihin nyo, atis yung iba, nasa Bible yan ah. Hindi sinasamba yan. Para iba, sa halip na ma-accomplish nila yung gusto nila ma-accomplish tayo, na-accomplish nila yung gusto nila ma-accomplish. Ngayon, nawawarning nga yung iba, natin hindi pa huli sa akin yung lahat. Okay, bilis natin, no? Okay lang yan. So this time, yan po yung desolation, that, abomination that make it desolate. Ito na, blessed is he that waited and come into the 1,300, may number na naman. 1,335. Tingnan natin yan sa ating chart. Again, this is brought to you by Faithful Word Baptist Church, Tempe, Arizona. Nasa kaya yun? Yun. Ito na naman. Nasa mga wala ito pag ginanap ito. 1,300, no? And? 35. Nakita niyo yung debunk link kasi. Kaya sabi dito, meron silang chart dito kasi hindi sabay-sabay eh. Pero from that time, you know, daily sacrifice. Ito. So, pinansya nila to na magsisimula yung daily sacrifice dito. Magdalibayan yung unang pula-pula. Dito sa bandang gitna, abomination of desolation. So ito kasi yung mga event na makikita mo, ay nangyayari na. Pag nangyayari ito, malapit na. At tayo ay ma-discourage, at dapat ano tayo. So nasan yung 1,335? Ito yun, no? Nasa baba. Itong pang ito. So blessed is he that waited to come into the... Bakit sila pinagpala hanggang dito? Ito kasi yung time ng... Revelation, Great Revelation. Ito yung...
Rapture. So tayo, hintayin lang daw natin. Pag nangyari na yan, may daily sacrifice na, ihihinto yan. Naku, malapit na to. Hindi kayong takot na puro tago ka na lang. Kasi alam niyo naman, sa lahat ng tayo langit, mga ligtas ha. So lalo tayo magsipag, amen? Amen. Hindi mo. Ayan. Sila natin to. Nasig ko na pala. Blessed is he that waited and came to the... So, ayan, huwag niyong i-design na kayo ay ma-capture na mamatay bago pa yun. Mas maganda, abutin natin. Amen? Kasi blessed daw eh. Sa'yo nun. Pero dapat maghintay tayo, hindi yung hintay lang yan. Hindi, may ginagawa ka. Maganda, makasama tayo dyan, maglingkod tayo sa Diyos. Yun yung sure na waited. But go thy way. Ito, kay Daniel na to. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest. Ito, specifically Daniel, and stand in thy lot at the end of the day. Sa Tagalog, okay, Daniel, di mo abutan yan. Una, ganun. Tapos, ang encouragement na lang sa'yo, doon ka rin naman, kung ligtas ka, doon ka rin, pero hindi mo abutan yan din sa lupa. Nasabi lang niya, natatayo ka in thy lot. Ibig sabihin ng lot, ano yung lot? Hindi lupa yan, ha? Ano yung lot? Ha? O, nagka-cast ng lot. Eh, hindi nga yung lupa yan eh. Kasi sinabing lot dito, ito po yung inararapat sa'yo. Okay? Ngayon natin ha. Sino ang naalala ko eh? Ibig sabihin, okay lang, hindi mo abutan yan, meron ka ng paglalagyan. Okay, tingnan natin para sigurado tayo. I'm sure dito rin yan. Sana. Slot, pwedeng ganun eh. Thy lot. Madalas yung binabanggit sa ano eh. Yan, di ba? One's way of life or worldly fate fortune. Ibig sabihin, yung paglalagyan mo. Yung para sa'yo. Okay? Iba na yung sabihin ng iba. A lot, a portion, di ba? Yung para sa'yo. Okay, so... Again, kung binabasa yung Bible, madalas yung banggit eh. Yung thy lot. Kung naalala niyo yung sa children of Israel, di ba? Kung sino yung maraming, ano, yung siyempre, masipag din, tsaka pag marami ka anak. Okay? Anyway, tapusin natin. So yun na, so pahinga na raw siya. Ayun, pahinga na, tinapos siya ngayon dito. So magpahinga na rin tayo. Amen? Pero yun nga, huwag natin tapusin ang gano'ng isubin. Magpahinga tayo na mayroong pag-asa. Amen? At may purpose. May purpose tayo, hindi tayong papahinga. Okay, alis na tayo. Pag alis nyo dito, at least may natutunan kayo, at least itignan nyo naman ano yung pwede kong gawin ngayon. Na pinuturuan tayo, iba, alam natin, liligtas, tapos pareho lang ba tayo sa kanila, pamumuhay natin. Dapat hindi. Amen? Ayun, tapos na. So anyway, naka-record naman po ito. I hope, mali na recording. Pero, sana encourage tayo. Amen? Amen. Question? Wala na, lasing ko na eh. So, sa Sunday school natin niya na yung question. Again, let's pray for our anniversary. Salamat sa ating mga guests. Sana hindi na na si Sheena. Kasi, hindi kami laging ganito. Okay? Wala na po maka. Sunday morning, ano yan? Topical yan. Okay? Sa Thursday is Bible din, pero ano, hindi ganun kabigat. Narinig ko ngayon ako. Mag-discourage eh. Amen? Amen. Pray. Lord, salamat sa mga salita niya. Again, Book of Daniel, at mismong karakter ni Daniel, Panginoon, tapat sa inyo sa batang edad, hanggang siya po itumanda, Panginoon, pinagkatiwala mo siya ng napakabagay, wisdom, and understanding, and even the way that he wrote these things para sa amin din naman. Nawa na ang pray na mag-encouragement sa si Daniel at ang kanyang works na ginawa at sinulat para sa aming Panginoon, hindi ka mag-isawa na mag-aaral salita ng pakalaling kinalaman in the past, Panginoon, na yung sa future. So I pray, ito lang po'y simula, Panginoon, na atis na discuss dito, Lord, sa church yung Daniel, mag-research namin sa sarili namin mga time, Panginoon, both sa aming study, magbabasa ng aming study tayo, Panginoon, dahil napaka-relevant sa Book of Daniel sa panahon na yun. Salamat po dito, Lord. At palayin nyo ng church, Panginoon, na
Lako ay may nadagdagan din. Especially, nadagdagan ng kalaman, encouragement ng Panginoon, knowledge, and the commitment din Panginoon. Dahil the more na marami rin nalalaman, the more ang expectation na sa amin Panginoon. So, pray na magpapatuloy sa next book na naman Panginoon sa aming Sunday afternoon series Panginoon. Ngayon, malati. In Jesus' name we pray. Amen.